Yan. Good afternoon sa inyo lahat. Nandito po tayo sa farm ni Mr. Tony Tan. Yan. Dito. Good afternoon. Yan, napakaswerte ko po ngayon. Napakahirap niyo kumakuha yung schedule, Tito Tony. Pero isa po kayo sa mga pillars ng karera. And I think it's about time for you to na ma-interview ko naman, Tito Tony. So anyway, Tito Tony. Tito, matagal na po kayo ng karera, Tito? Matagal na rin siguro. Mayroon ng ano, mga at the age of 20 plus. 20 plus? 1970s dito? May kabayo na kayo dito? O nangangarera lang muna? Nangangarera ako siguro at the age of mga 30. Ganyan. May kabayo na ako noon. 30 years old dito? Niyaya kasi ako ng pinsan ko na bumili. Okay. Ng kabayo. So hindi tatay niyo nagturo sa inyo mag-arera? Pinsan niyo? Pinsan ko niyaya sa akin. May horse owner din dito? Oh, mas naunang nagkaroon ng kabayo yung mga pinsan ko. Dito, ano pinili na dito? Nung pinsan nyo, anong pangalan ko? Registered horse owner? Sila Fred, saka sila, si Romy. This was in the 70s, so? Pangalan ng kabayo nila, si Double M. Double M? Yun ba yung ko? Last name? Hindi tapos si, Feeling Good, 19 ano ho to? Kalimutan ko. Sa tagal. Sa tagal. Dito ilang, so technically mga 4 decades po kayo sa karera. 1980s, so? Meron na siguro. Bago mag People Power Revolution, nakakarera no kayo? Okay, so nung una kayo ng karera, hindi naman kayo, ang nagustuhan nyo yung pangangabayo, hindi yung panunugal part. Dati tumataya-taya ako pa konti-konti, niyayaya lang ako kasi malapit lang dati kariran eh, nasa San Lazaro lang. Nasa Divisoria kami, walo na kami nakatira. Kaya malapit lang doon, looming trip lang yun eh. Sino po ang una niyong trainer? Si Boy Francisco. Boy Francisco? Oh. Related ba ito kay Lano? Kay La Gilberto? Hindi yun. Hindi siguro nagkaroon siya ng cancer eh. Kasama niya si mga kasabayan nila no, sila Boy Poklat. Ay si Boy Poklat, naalala ko pa si Galpo. Oh. Ari Galpo, ay hindi, si tatay kapatid ni Ari Galpo. Oo. Tapos mga kasabay nila no, si 80s nga yan, 80s yan din. Yung mga pangalan ng trainer. Sila Luna. Sila Luna, sila Henson. Oh, yan. Yung mga time na yan. Kasabay na yan. Sila Doc Alcacid. Mga sikat mong araw mo eh. Wala pa mo yung mga Ruben Tupas yun. Mga veterans ito. Meron din ako nahawakan ni Doc Alcacid. Kaya lang medyo hindi kami sinerte ni Doc Alcacid. Pero okay naman siya. On the air. Kaya hawak niya naman noon kaila Boots Mamon. Sino pala po, ang una niyo pala naging kabayo? Yan. Ang una ko naging kabayo si Feeling Good. Feeling Good? Tapos sila Sheltex Queen. Sheltex Queen? Oo. Okay. Saan yung una nabili ko ito? Kanino niya nabili? Yung Feeling Good eh, niyaya lang ako ng pinsan ko bumili. Sabi nga lang, bilhin tayong kabayo, hati tayo. Nung natalo yung kabayo, sabi niya sa iyo na. Tito, nung araw dito, magkano lang ang kabayo? Gano'n? Naalala niyo pa nung kung magkano niyo nabili? Nung Feeling Good eh, hindi pa marunong na eh, mga 50,000. 50,000? Eh, mahal na ko nung time na yun. Oo. Eh, wala pa ako alam nun, kaya pukpuk na inabot ako. Tuition fee! Mga patong-patong lang. Oy, parang tuition fee dito. Pwede mo, ang kabayo nun eh, mga 20,000 lang, 18,000, makabili ka na eh. Bili ko 50,000. Wow! Oh. Tapos, Sheltex Queen. Sino pa mga naalala niyo mga kabayo nung araw? Royal Pair. Royal Pair? Oh, inabot ko pa. Oh. Late 80s na mo to. Hindi. May mga nakakatatlong Royal Pair na ako po eh. Ah, ganun no? Kasi naalala ko yung huli yung Royal Pair na pinangalan dito. Kay Dead Tornado yung pinangalan yung Royal Pair na kanya. Di ba dito? Nakatatlong Royal Pair na ho kayo. Wow. Sino pa ho? Marami pa iba eh. Lady Secret. Oh, Lady Secret? Oo. Nung tapos napalitan ng Secret Lady. Ay, oo. Oh. May ka pa pangalan sa abroad. Pero nanalo ng sweepstakes yun. Yung Secret Lady, ang naging trainer po yata niya, si Evo Barcelona.
Hindi. Ni, parang inabot pa ni Boy Francisco yun. Ah, ganun, no? Oo. Mga 90s na ho to, Tito. Oo, tapos... Early 90s. Nagkaroon ng anak yun, sila... Ano? Sikat, no? Easy Win. Si, ano, Easy Money. Easy Money. Oo. Space Shuttle. Ah, Space Shuttle. Tito, sino po yung... Kailan po kayo unang nag-breed? Kasi kayo, Tito, hindi na kayo horse owner ngayon, breeder po kayo. Anong year? Naalala niyo ba? Mga siguro nasa year 2000 may breeding na ako. For personal consumption? Oo, may konti-konti lang. Dumami lang nung isang kabayo ko nung nakabili na ng rancho. Rancho? Dati yun, nakikiboard lang ko kayo? Oo, nakikiboard lang ako kayo. Okay. Sila Butch Mamon. Butch Mamon. Sila Toti Carino. Ah, okay. Royal Premier. Kayo. Kaya marami ho kayong Royal Premier nung araw, oo, nakabayo na kay Toti Carino. Oo, nakakuha ko ng si Shining Fame doon galing. Oo, anak ni, tama ho. Si Shining Fame ho, anak ni Royal Premier. Oo. Si Royal Premier ho, ano, Sadler's Wells. Oo. Ang linyada dito. Di ba ho? Yan. So, ang una nyo naging bisiro, kung naalala nyo pa, sino ito? Naging bisiro? Kay ano yun, kay... Lady Secret, Secret Lady yun eh. Ah. Oh, unang naging bisiro si ang pangalan Secret. So Secret na ho. Oo. Oh. Tapos nabili ka agad sa akin yun. Tapos sumunod si Top Secret. Ay tama ho, yung puti. Hindi. Medyo puti ho yata Top Secret eh. Secret hindi, kulay itim. Ang bumili ho sa inyo niya nung time na yun, si yung mga bayaw niyo rin ho? Hindi. Si mga kasamahan ko rin sa karera. Kasi di ba ho, hindi nyo naging trainer yung Evo Barcelona? Hindi. Yung bayaw nyo ho, yung naging... yung Barton Chua? Si Barton naman yun. Si Barton, no? Sila, ano, uprising, no? Araw kayo yata. Si... medyo siluete rin siya eh. Kaya lang, ang masama ron, nung nagkaroon ng EIA, maraming na-disgrasya. Nangyayari doon, di nagpapaalaga siya, di dinidextrose. Dextrose dito sa kabayong to, ihilahin yung dextrose. Noong araw ho, ganun talaga eh. Tapos ginamit pa yung huling dex, yung ito may EIA ito, pagsaksak doon sa isang kabayo. Ano? Hawa. Kaya nahawa na. Oh. Kahigpitan noon, kapag mayroong EIA, hindi na pinatatakbo. Oh. Kaya lahat ng kabayo niya, nagkaroon EIA. After that, hindi, nawala na siyang gana, naubos lahat yung kabayo niya, pinakatay. Ah, okay. Kasi nakakahawa ang sakit. Itong last 15 years, so, pinakailuhon ng inyong racing career. Oh. Ayos, tagang nag-boom kayo. Dati, sikat lang ho kayo. Ngayon, alamat lang ho kayo. Ganun ho. Bastuan eh. Tumanda na eh. Hindi o, dati ho, sikat na horse owner. Kasi nung araw, malamang yung stable nyo, mga 20 lang ho, 20 ho, mga ganun ba? Horses nyo nung araw. Baka wala pa. Mga 10 lang ho. Oo, mga 20 lang. Oo. Tapos, sa wakas, kabayan nyo, nalala ko. Tapos, ano yung pinakamarami nyo? Asumsyon naman si Jude Perel. Ano yung pinakamarami nyo kung... Na naging kabayo in one spot, yung talagang anong year ho to na naalala nyo? Nung, hindi ko na maalala. Kasi nung nagkaroon ako ng rancho, nag-breeding na ako. Tapos yung mga binili ko mga imported na kabayo, ginawa ko ng ina-in. Sound barrier. Sound offer. Oh, sound offer, sila TV Magic. TV Magic, napakagaling. Si Juan Balat pa ito, Balat pa natin. Si, oh, karamihan no. Dream Romance. Dream Romance, oo. Oh. Ayan, yun mga kasikat. Al-Marley. Al-Marley. Yun mga kasikat to. TV Magic, ang galing. Nakuha ko rin, no. Si Unstoppable Lady. Oo, pero hindi ko nakatakbo dito yun. Hindi. Nakanak ko yung bookies na galing sa ano. Oo, nakanak lang ko ng mga galing. Tapos nagkaroon siya ng anak si Pugad Lavi. Yeah. Yung time na yun eh, medyo sinuswerte ako noon. Magandang-maganda na ho. Sunod-sunod na yung mga labas ng kabayo. Road to becoming an alamat, mga haligi. Oo, tapos nung si Shining Fame, ginawa ko yung stallion, nilabas naman niya si Bite My Dust. Ah, ganun ho? Si Bite My Dust naman eh. Out of ano ba si Bite My Dust?
Sino nanay? Out of Shining Fame and TV Magic. TV Magic? Oh. Ay, kaya pala maganda lahi. Yung TV Magic, hindi ko nagbabato ng bomba ko yun. Oh. Bawal umahin ng TV Magic. Sino ba mga anak ni TV Magic dito? Si, nalala nyo? Konti lang siyang, konti lang naging anak eh. Bite My Dust lang yung talagang... Oo. Oh, kaya Shining Fame lang yung pinakamagaling niya anak. Ayan. Pero si Shining Fame eh, yung si Bite My Dust eh, napakaganda ng estadyo niya. Malaki ng, malaking kabayo siya. Okay. Speaking of fame dito, naalala niyo unang yung panalo? Unang panalo, yung medyo ordinary race. Nung araw. Oh, yung hindi niya maalo. Kay ano, Easy Money. Easy Money? Oo. Ah, alright. Oo, yun ang pinakamagaling ko noon. Yung divisa nyo dito ever since, yung yellow. Hindi kayo nagpapalit. Hindi ako nagpapalit. Oh, isang beses kasi dito yung aking divisa. Oo. May gumamit na ibang tao, nakita ko sa TV, noong isang linggo lang dito, nakita niyo yung divisa ko. Ginamit sa TV, nireklamo ko sa komisyon dito. narinig ko yan. Oo, oh, dito eh, pati divisa mo. Ginamit ano ha? Oo, oh, hindi naman pagkito dito. At least yung divisa nyo dito. Oo. Oh, oh. Tama yung racing colors. Ginamit pa yung letter P mo, ano? Ayun nga po eh, kaya masama ang loob. Masama ang loob mo noon. Kayo tito, si Easy Money, kailan kayo tito unang nanalo ng trophy? Hindi pa yung mga malalaki ah. Kanino kabayo? Maalala mo lang yung malalaki. Malalaki lang. Kasi maliliit eh. May mga sinauna dito, nakalimutan nyo na talaga dito. Meron din. Kaya lang hindi masyadong ano. Pero naalala nyo pa ba yung mga naging trainer nyo? Lahat? Oh, si Boy Francisco. Oh. Si Ray Henson. Ah, si Kuya Ray. Oh. Oh, okay. Tapos si Ruben Tupas. Si Ruben. Si Tucci. Ah, si Tucci. Oh, maraming mga kabay pa ko kayo kay Tucci. Si Tucci. Ito ba? Hindi ako masyadong papalit ng trainer. Pwede si Dabe at si Cariaga. Oh, si Dabe at si Boy Garea. Ah, si Boy Garea ngayon. Sa Hinete naman, oh. Sino mga Hinete nyo? Mula nung araw, ah, yung mga naalala nyo. Mga stable jockey nyo, ho, nung araw. Si Camo, si... Ah, si Noel, ho. Si Jesus Guse. Ah, si Webong. Lumagi. Duman si... pala ho kayo sa kamay, hindi ko yabong. Kalingasan. Oh. Lumagi, si Kambalo, sino? Si Bielo, yung AL, lumagi, ho. Si Armando ba yun? Si AL, ho. Ah, si Berto. Si Berto. O si Berto, ma-okay kung hinete. Magandang pungsoy. Naging hinete yan. Oh. At least, ano? Parehas, o. Oo, oh, parehas yan. But pag kay Kuya Bong kuma, kay Bong, eh. Kayo lang ko pumaparehas. No, wala naman. Wala na. Okay naman siya sa akin. Tapos lately, o si... Pero ang pinakapaborito ko sa kanila, eh, si, ano, si JB Guse. Ah, anak ni Kuya Bong. Medyo... Swerte. Talagang, ano, yung mga karamihan ng mga stake race ko, sa kanya ko pinasasakay. Tsaka inaanak ko siya sa kasal din eh, kaya medyo okay naman. Teka ko muna, inaanak niyo sa kasal? Oh. Pang ilang kasal ho ni... Kanino? Kay Rina ho? Kay... Ano ho? Kay Nene ho? Dito kay Hazel? Kay Hazel, kay Hazel. Ay, muli ho! Kinasalo ba siya ulit dito? Talo niyo. Jesse, asyaan tato ha? Mag-alit. Hindi mo ako may kasalanan si dito. Speaking of jockeys dito, speaking of yung mga napanalunan nyo stake race, dito ilang gold cup na napanalunan nyo? Dalawang gold cup. Pugad Lawin, Bosebong? Native Land. Yung Native Land, ba may kasosyo mo kayo dyan? Dati kasosyo ko sila, ano, si Secretary Abalos. Kay Native Land, si, si Joseph Dehenko. Magaganda yung mga kabayo namin doon, si... Kay Kuya Ray Henson pa. Doon? Kakwadra ko yung kay Mon Balagbat nung araw doon sa dulo. Ang dami namin kabayo mo. Hombre!
Hindi, okay, mag-drop oh, ko dyan. Hindi, si home brain, hindi sa amin. Katz Jewel. Oh, Katz, si Katz Jewel eh. Mm-hmm. Tumama ho ako one winner doon dito. Sa inyong kabayo yun. Hindi yata yun. Mga, ano, mga kasama ko sila, Benhar, na ano, magagaling kabayo namin, si Nothing Impossible. Ah, si, may to ano kay Nothing si Impossible? Katz, oo. Si Katz, ano ba yun? Katz Jewel ka dito. Sibel, Katz Sibel? Katz Silver ba yun? O, Katz Silver ho. Oo. Yung nanalo sa Pagita. Katz Silver po nga yata. Oo, yung nanalo sa Pagita. So si Native lang yung, ano pa, yung unang venture nyo? Napili namin kay, ano, kay Sandy. Kay Boss Sandy. Dan Dansoy? Oo, si Dan Dansoy. Dan Dansoy. 2004 na to, boss. Recently na lang to. 20 years ago na lang palang ito. Oo, mga ganun. So, tapos, ang sumunod doon sa inyo, si Shining Fame. Oo. Nanalo ko ng Presidential Gold Cup. Si Shining Fame, eh, na lang, ano lang yun, na nasigundo lang. Kanino po? Sa kay Ibarro yata yun. Ah, yung Pugad Lawin, na nanalo ay, ng Gold Cup. Si Pugad Lawin nanalo Gold Cup. Yan doon ba yung medyo may pagka-controversial pa? Oo. Yung... Oo, medyo na ano. Oo, yung kay Per Abalos. Na... Na bumalik, na bangga ng gate yung kabayo. Nakachamba ako doon. Pero, tinalo ho ng parehas ni Pugad Lawin si Handang Bato, di ba? Hindi ho. Hindi na pwede yung tinalo si Handang Bato. Ay, dito ay ako mga chismoso ako dito ba? Hindi na pwede yung tinalo si Pugad, si... Eh, para ba tinatalo nyo si Handang Bato? Si Handang Bato? Sino ba makalaban? Ibarra Handang Bato o si... Ay, Ibarra Pugad Lawin o... Hagdang Bato. Yun, swertihan lang yun. Chachambahan ko lang si Hagdang Bato. Maring wala lang siya sa kondisyon. Once or twice ho nyo tinalo? Oo, medyo ganun. Parang ganun. Eh, swerte naman. Pero kayo, tinalo rin naman ako uli. Oo. Pati dilema ho to, di ba ho? Oo. Native lang, no? Sino sa ang hinete niyo? Si JB Guse. Ah, kaya mahal niyo ho yung tao. Yung unang-unang trophy ko sa ano, mga malaking karera si ano, Native Lano. Si Native Lano. Si Native Lano eh, kumbaga sa karera eh, parang ano rin eh, imposible rin eh, na manalo ng Presidential Gold Cup. Maliit na... Hindi, malaking kabayo siya. Dating time na yun eh, kung sino-sino lang tumatalo sa kanya. Ano layo ba niya? Fair and square. Hindi, yung nanay ho. Parang fair native. Tagaling ko kayo ang Butch. Si Butch Mamon. Alright. Tapos, sa Triple Crown ba? Ilan ang napanalo niyo na po? Triple Crown? Si Shining Pin, nanalo ko sa Triple Crown. Anong first leg? Oh? Second, third leg? Third leg. Ay, one leg lang. Oo. Oh. Na segundo ako nung first leg. Kanino pero, po? Windblown? Ay, hindi. Sino ba kasabayan niyo? Real Spicy? Ah, parang real spicy yata, no? Hindi, si Speed Advantage yung kalaban. Ano? Hindi. Parang Ibarra. Ibarra? Shining Fame. Mas Ibarra ako ang kakontemporary. Yung unang panalo ko. Don Enrico. Ngari ko, Don Enrico. Pangalawa na yun, pangalawa. Hindi si Don Enrico una. Parang, ang alam ko noon, si Hermie yata yung una eh. Oo. So, yun na, yung mga... Nabangga ko noon ni Sarate eh. Nagano'n, no? Oo. Tapos eh, nung malapit na sa meta, nakarangan na ito. Oh, no! Kala, baka si Don Enrico nga ako ba? Kaya dapat nun eh. Ano, medyo ano yung time na yun. Pero... Hindi lang swerte nung unang takbo. So, naalala ko po, nung mga early 2000, no? Sobrang swerte ko kayo sa mga important na ganyo kay Mon Balaban. Oo. Dream Romance, TV Magic, and Almar Lidares. Nagpanalo ho lahat, naging prolific ho, at nagkaroon din ako yung mga trophy ho dyan. Marami. Kay Sound Offer, pinakamarami. Sound Offer, ang galing ho. Mga, kaya lang, ano kami noon, marami kami magkasosyo noon. Jing Javier. Kasosyo ko si Jing Javier, si Butch Mamon. Butch Mamon. Si Jun Perer. Nasa ano si Sound Offer ho? Namatay na eh. Pero, si Sound Offer ho, wala pong inanak na bomb beats. Magagaling mga Bahay Toro.
Yung pinakahuling anak niya yung si ano? Family... Secret, congressional ho ba? Secret affair. Secret affair. Anak niya yun. May parang congressional pa akong naalala na oh, song pari. Congressional, oo. Oh. Best offer. Best offer. Yun ang natitira na lang. Yung natitira na lang. Pero si, ano, si Secret affair, meron na siyang, ano ngayon? Anak mo? May anak siya. Tuwak mo recently ho? Hindi. Mga ano pa lang. Bata pa. Sino ang tatay? So, hindi ko pa masyadong matanda kung sino tatay niya. Pero maganda yung, ano, maganda yung anak niya. Maganda, at sa tingin ko, may ibubugas siya. May potential, tayo. Alright. Oo, sa susunod na mga taon. Ah, alright, alright. So, Tito, ano pa yun? Sino po ang kabayo? Di ba? Sino po ang kabayo hindi niyo makakalimutan? Hindi ba favorite, pero hindi niyo makakalimutan. Yung talagang kakaiba ho sa inyong experience. Sige, sabihin ko na nga dito, favorite niyo dito. Sa dami niyo nang, di ba? Naging kabayo? Mga si Kat Siwel. Favorite niyo? Mga isa sa favorite ko yan. Bakit to? Eh, okay naman siya. Palagi rin, ano, palagi rin... Hindi, oh, between Native Land, Shining Fame... Ah, sa mga ano... Yung favorite nyo talaga, yung tipong sobrang Shining baby... Fame. Ah, talagang baby-baby nyo. Yung tipong iiwanan yung asawa nyo, wag rin yung... Ito sa Shining Fame, hindi po iiwanan. Ganun lang kami pa rito. Ganun lang. Oh, kaya ginawa ko siya istalyon eh. Masyadong bata nung ginawa ko istalyon. Ah, yun. Ano pa lang siya nun eh. 3-year-old eh, sa tuwa ko eh. Ayun yung mga... ginawa kong stallion eh. Ayun yung po yung mga kabayong pagpapalit yung asawa niya. Yung mga hindi naman. Ay, hindi naman. Patay ako sa asawa ko. Punta ka na. Kasi ganunod tayo magmali. Kaya dito, ballpark figure dito, napakalaki ng investment yung nasa arena. Medyo okay rin. Nasa mga 9 figures dito. Oh, no. Lot, stock, and barrel. Meron naman siguro. Meron, sigurado kasi, dito, 9 figures ah. Oo, dahil yung kabayo eh, ano yan eh. Talagang isang kabayo lang eh. Pero sa kasamang palad, hindi nyo na mabawi. Aww. Wala. Pero sa kaligayahan, walang katapat. Ang kinikita lang ng horse owner, katulad namin mga breeder, ang kinikita lang namin dyan, palakpak. Tuwa, ganun lang. Pero kung sa pera, eh talagang talo. Eh, ano lang yan, kumbaga sa ano, mahal na diversyon. Kaya nga ho, Tito Tony, very thankful po ako today. Kasi alam ko, talagang isa ko kayong haligi sa industriya ng karera. Dapat magpasalamat sa inyo, Bayang Carissa, una-una. Nung palubog na ang karera, pabaksak ang Metro Turf, hindi niyo po iniwan. Nung wala na pong breeders masyadong nagbebenta, ilan lang nila, Boss Joseph, na open to the public ang inyong mga kabayo. Aww. Diba? Yun naman pagmamahal nyo sa karera. Hindi ho kayo selfish na pang sarili nyo lang. At miskin hindi naman kayo kikita eh. Aww. Ako po, personally, ilang kabayo po na nakuha ko na po sa inyo. At pagyayabang ko naman naman, nagpanalo. Yung huli po, si Greatest Joy, si Newsmaker, naka-double digit win sa akin. So, alam ko po yung ginagawa nyo po sa karera. May mga plano pa po ba kayo in the next 10, 20 years? 10 years muna eh. Masyadong matagal. Masyadong matagal. Lulug-lug na tayo. Ito na bang ano nyo dito? Pulling vision nyo dito? Oo, oh, wala naman ako ano. Hindi na, ito hindi na. Hindi naman ako umiinom. Hindi naman ako... Hindi kayo nainom. Hindi ako naninigarilyo. Hindi kayo... Nagchichicks lang. Inulahan na ako dito. Hindi, no. Biro lang naman. Oh. Ay, sa inyo, biro lang. Oo, mapagmahal lang ako. kaya ako pala nakapagmahala. Kaya maraming secret niya, pangalan ko. Oo, maraming. Alam po ko eh. So, alam niyo na ako bakit. Maraming secret. So, bumuhay niyo po yung secret line niyo sa mga susunod mga pangalan ng kabayo, Tito Tony. Tony Secret. Oh, open secret. Meron na ho ba Tony Secret? Wala pa ho. Meron na, dati. Ah, meron na yata. Ah, pero bakay ko sa inyo. Mayabi, for next year dito, alam ko, magandang, magaling na, maayos na breeders kayo dito. Mm. Di ba? Maayos.
hindi natin pwede sabihin na magaling. Dahil lahat ng magaling dito, walang sakit. Lahat ano, magagaling. Lahat magagaling. Lahat ng breeder, magagaling. Sino ba sa breeder ang tingin lang hindi sila magaling dito, di ba? Tito, next year pa may mga up and coming kayo for 2023. Two-year-old, three-year-old, tito, na inasaan nyo? Alam mo, yung karera, yung breeding, mahirap mo sabihin na ano, na itong kabayong to magaling, di ba? Ito hindi magaling. Minsan dati nung nakaraan ni katulad ni Lapugad Lawin, bibili na tapos sinuli pa. Oh. Ay, ganun, no? Oh. Tapos eh yung palang magiging ano, magiging champion. Sino ang dapat bumili ho noon? Huwag na natin banggitin. Baka na-disgrasyo, baka pinupukoy yung ulo sa Digtay. Balita ko, Boss Tony. In fairness, yung Boss Emong, baka hindi nila alam kayo po ang breeder niyan. Si Boss Emong. Yung kabayo, ay, hindi po yung nagtitibisang kaya ko. Alam ko, mainit po kayo doon. Ano ba, magiging stallion, may babalik po ba sa inyo balang araw yan? Hindi na, naki-season Morales. Chika una ho, ano? Si Chika unang ang ano na may mga kapatid na ho yan. Mayroon siyang naging kapatid na buo, pero ang kabayo talaga hindi mo masasabi. Swerte yan. Maski na kapatid na buo, hindi mo masasabi na yung buti nito, magiging buti rin ng isa. Tama. Oo. Well, misan, yung unang anak hindi magaling, maski na parehong tatay, nanay, tapos yung pangalawa magaling. O kaya, nauna magaling, pangalawa wala na. Hindi natin masasabi yun. Talaga kaya ang pagbibili ng kabayo, swertihan lang. Sabi naman, kapag nagbenta ako ng kabayo, kumbaga sa ano, naka-open lahat yan. Mamili ka kung anong gusto mo. Pag nagkasundo tayo sa presyo, yun lang, nagkasundo. Yun, tinamaan niya ata ako kasi kuripot po ako eh. Okay. Pero baka sakaling mabenta nyo ulit ako dito sa Lunes. Baka sakali. Sige natin. Oo, baka advertisement dito. Eh, ano naman dito, patsaka naman tayo. Tsaka nabibisit nyo natin ang hustisya ang kabayo ng isang Tony. Ayan, ayan. Tito, alam ko, very busy kayo, marami kayong tao. Gagawa ako dito part 2. Parang kulang ang oras dito sa interview namin kasi meron lang kaming same time. Sige, okay. Pero just the same dito, sobrang thankful ako na pinagbigyan niyo ako. Kung papayagan niyo kami, kami po isisilip sa mga at makaipat para makita lang kung sino sino mga kabayo at matuwa rin yung mga bayang karirista. Sige. Dito baka meron kayong message sa ating mga bayang karirista. Na ano? So paano ko susuportahan yung karera? Words of wisdom dito kasi masyadong maraming magaling sa karera dito eh. So baka meron kayo dito mga bibigay na advice sa ating bayang karirista dito. May papayo natin. Basta kung magpupus na kayo, medyo alalay din. Kasi siyempre, yung pampamilya na pera, huwag yung nagagastos yun dyan. Tapos yun namang sobra na, okay lang naman na itaya nyo at supportahan nyo rin yung karera. Well, let's enjoy the races. Gagawin namin lahat magagawa namin para matuwa kayo sa mga karera pandarating. At least maiwasan siguro sa ngayon naman yung mga biyahe-biyahe. Hindi natin maiwasan yan, pero at least sa ngayon nababawasan yan. Malaking nababawas yan. Tama. Dahil yung ano medyo naging fear na yung ano yung dito pala. Dito sa marami mga horse owner na magiging ano naman, magiging gentleman sa... Oo, parang ako, pag may kabayo po ako, laban lang ako ng laban, kaya nyo rin, di ba? Hindi ko tayo, basta may panalo, laban mo na yan. Ganun lang, di ba? Kaya may panalo, talagang laban. Kaya last year nga, nanalo ko ng long shot of the year. Wow, Shining Thunder. Alright. Kaya hindi natin masasabi. Ako hindi ko malalo ng long shot of the year. Bakit? Sinusubukan ko naman ako eh. Anyway, Tito Tony, sobrang... Hindi ko rin akalain eh. Napatayo ako sa kama na at matutulog na lang ako. Pinanunod ko ba? Saan ako mananalo ah? Anyway, Tito, very thankful. Ako, Tito, at yung bayang karista, alam ko, thankful sa inyo. Kasi, Tito, pilar kayo. Binipoto nyo mga 30% of your life sa karera, boss. Oo, medyo... Medyo nakakaedad na ako.
Kaya medyo lilo-lilo na rin ako sa... Ay, tsaka mas maganda hutong hapin na to. Oo. Kapag nandito ano man eh, medyo... Nalilibang dito? Nalilibang ka, tsaka medyo hahaba buhay mo. Tama. Kasi nabawala stress mo kapag may mga libang ano. Hindi ko kayo ng ibang ho dyan. Makakilala ko dito, Tony. Ang hobby, mang babae. Alam ko kayo, hindi ho kayo ganun. Hindi ko nakagandaan ho sa inyo. Oo. Kaya, kapag mahal lang ako. Kasi, kapagbigay. Hindi ko Tony ho kakayahin nyo. Huwag nyo ho kakayahin yung iba dyan. Nakakilala ko kay ni paring Michael. Babae po ang kinatumpan. Huwag nyo ho kakayahin. Si Tito Tony Tano ang kakayahin nyo. Napaka-babagmahal lang po. Oo. Yan. So Tito, thank you ulit. Thank you. Remember to be good because God is good all the time. Okay. See you.